Nagsama-sama sa isang universidad sa Maynila ang mga bata ang may kapansanan para sa isang masayang palaro. May sayawan pa at art exhibit para sa kanila. May ulat on the spot si Victoria Tulad. Victoria! Maris, isang napakasayang araw para sa mga batang may kapansanan ang inihanda ng De La Salle University dito sa kanilang Taft Campus sa Maynila. Sa 25 taon ng For the Kids Mini Olympics, nakasali sa iba't ibang laro ang mahigit 500 bata na visually at hearing impaired. May cerebral palsy, ADHD, autism, Down syndrome at mental retardation. Bawat bata may kasamang mga ate at kuya na estudyante, atleta o kaya alumni ng De La Salle University. Sa tulong nila nakapaglaro ng relay ang mga bata kung saan 2 bola ang hawak nila habang tumatakbo sa obstacle course. Meron ding standing long jump. Sa tennis ball throw naman, kailangan maipasok ng mga bata ang bola sa hoop. Meron ding improvised bowling at softball catch. Kung mapagod naman sa kakalaro, pwedeng-pwedeng magsayaw at sumali sa art exhibit. Para mas masaya, bawat bata ay mabibigyan ng mga medalya. Ayon sa nag-organisa ng Mini Olympics, mahigit 2 na nila itong ginagawa dahil naniniwala sila na dapat mapasaya ang mga batang may kapansanan. Isa rin daw itong paraan para maturuan ang mga mag-aaral nila tungkol sa kondisyon ng persons with disability. Kaya naman ang mga magulang talagang nagpapasalamat. Sa ganitong pagkakataon daw, nakikita nila ang pagpapahalaga ng iba sa kanilang mga anak. Nakatataba naman daw ng puso para sa mga estudyante ang maging bahagi ng palaro. Isa na nga sa lumahok, ang star player ng De La Salle Green Archers na si Jeron Teng. Bukod sa mga palaro, Maris, mamayang hapon ay magkakaroon ng magic show, wushu performance at awarding ceremony. At yan muna ang latest mula rito sa Maynila. Balik sa iyo, Maris. Maraming salamat, Victoria Tulad.